So sa pagka-transaction naman. Ito siya. So, assure ka. Pero pwede mo ilagay pangalan niyo rito. So, nag-start tayo opening fund. Every open mo ng POS, kailangan mag-opening fund. If ever na magta-transaction na kayo. So, pag-click mo ng opening fund, cash denomination ka. Kung magkano yung panakulong ilalagay dito. So, for example, 3,000. So, lagay natin ng 20 pieces na 100. 10 pieces na to. Click mo lang lagi sa white box para nakikita mo ito atal. So, lagay ka ng 20, 10 pieces na 100. So, 300 na lang. Then, 50 pieces ng 50. And then, 350. Para wala na tayong yellow card. Kasi nag-yellow card tayo. iPad lang, pwede na. iPad lang. Hindi, ngayon yellow card ang yellow card. iPad lang, iPad. Pwede na, hindi, bumit sa malapon. Hindi, yung talaga kailangan. Kasi, ipapasok mo yung pasok. So yan, lagay mo lang siyang i-click dito sa box para makita mo yung total sa baba. Para ma-double check siya. Okay. So denomination lalagay mo dyan ha, yung piraso, hindi yung ano, total. Sa every time naman na pag-open ng poster, ano na, accurate naman yun. Oo, oh, accurate naman. So, save mo lang. Ako'y save. Pwede mo. So, this is lower. And then, transaction ka na. So, as of now, hindi tayo gagamit na to. So, for example, may bumili. Click mo yung search. F4. Pag F4 mo, lalabas yung item. Tapos, search yung barcode. Search mo yung pangalan. Ay, yung code. Apo. Tsaka yung pangalan. Shelf. Ito. So, for example, ito siya. Yung shelf. Pero, sir, if ibilin. Ever na... Pwede rin gamit yung ilagay kung may stocks pa, tapos wala sa display. Ganyan. Pwedeng ilagay yung stocks pa. So, magne-negative lang siya. So, malabo naman nang mangyari yung wala naman na dun sa lalapit sila rito. Okay. Diba? So, wait lang. So, for example, item, search. Click mo tong item. Kung ito yung bibilin, enter mo. Papasok siya kagad. And then, kung meron pa siya ulit bibilin, search mo lang. Click mo siya, drill. Saan ito? Ito. Okay, enter ka lang. So, ang input nila today is yung nasa pink muna, tama ba? So, pupunta siya. And then, next naman nun, kung yun lang yung bibili nila, isa subtotal mo lang. So, pag-click mo lang F7, subtotal transaction yan. So, ngayon, ito na yung payment nila. And then, lalagay mo dyan kung magkano yung binigay nilang pera. So, for example, nagbigay sila dyan ng 5,000. Click mo na kaagad. Para sa change. Para sa change na. And then, enter mo lang. Automatically, magkakaroon ka ng change, magpiprint din yan. Para diretso ng visibo. Oo, visibo siya. Okay. Yan yung transaction, no? Escape ko lang para bumalik. Search, item, name, drill. Pangalap ka lang, enter mo, para pumasok dito. And then, subtotal. Subtotal. Kung magkano yung binigay. Tapos change. Change, balik ka ng 200. Receive. Okay. Gets? Madali lang, no? Search. Editing ko. Search item, pangalan. Example, G. Enter yung drill. Then, sub-item. Gets na. Gets na. Sub-item. And then, next natin. For example, nagkamali ka. Sa so, direct na yun, magbabawas. Opo, direct bawas po yun sa inventory. And for example, nagkamali ka. So, parang ito, parang ito yung... So, gusto mong burahin to, yung handle. So, click mo lang yung delete. F6. Pag-click mo yung F6, itapat po kung sino i-delete mo. So, for example, si handle, enter mo lang, mawawala. Okay. Click mo yung F6, delete, enter. Click mo yung F6, delete, enter.
Gets? And then next natin, yung reprint. So for example, yung duplicate copy ng resibo si customer. Yes, sir. So pwede mo siyang reprint. Yes, sir. Click mo lang yung control shift, lalabas siya. Control shift yung shortcut sa kanya. And then enter mo lang, lalabas siya. So, piliin mo lang kung alin dyan yun. So, kung gusto mo check kung alin yung talagang totoo, so view mo, F2 ka. Pag F2 mo, lalabas. Kung yan yung tama. Then space ka lang para mag-close. Enter mo para mag-reprint. Yun yung reprint mo. Sorry, excuse. Sorry po. Boss, tanong ko lang ha. Yes, kasi ang mangyayari sige ito, ang situation, no? Itong mga to, itong mga deliver sa akin, control shift. Retrieve mo lang para lumabas siya. Yes. Then enter ka lang para mag-reprint siya. Close mo lang. Yun, so nag-print pa siya. And then next naman natin yung cash out. So kung may kailangan i-deposit na sales. May pinata-deposit na sa room sales. Everyday. Everyday. In-enter ko ngayon 12 pieces. Tapos, nabenta. For example, sabi mo, in-edit ko na ngayon na eto, yung umpisa, in-edit ko kasi ang actual na nandito, 10 lang. So, minus ko ng 2. So, 10, di ba? So, halimbawa, sa susunod, may nabenta isa. So, 9 na lang, di ba? Tama? So, 9 na lang. Makikita ko ba yung, for example, yung item niya, makikita ko yung history ng ano niya? Meron po tayong bill card report. Meron yan, ha? Meron yan. Kumbaga, kung in-edit mo, may history yan. May history nung item na yun kung kailan kinuha, ano, may history yan. Okay. So, yun, ha? Cash out. So, kung may kailangan deposit, may kailangan kuha niya pera dito sa store, click mo lang yung cash out. Ang pin dyan, wala. Walang yung pin dyan. Then, lalabas yung cash out entry. So, kung magkano yung cash out entry. Kaling benta. Hindi, kung magkano yung ilalabas mo na pera. Ilalabas mo na pera. For example, pang lunch, 100. Then, description lunch. And then, add mo lang. Then, nag-print siya. So, na naglabas ka ng pera. So, kailangan mo i-sign ito. Ayan siya. Lagay mo lang siya dito. Pag-assign mo. So, ngayon, ang nilalagay lang dito is pull out siya. Pull out. Then, next naman nun, close mo lang. Pull out. Okay. Hindi, pull out, di ba? Opo, if pwede po na in-input na po ng lahat ng lahat nung nasa pink, ipu-pull out po natin yung ibang item na nasa white para yes, magtali yes, po. Yes, yes. So, ang lalabas dun sa history is pull out. Pull out po sa, nasa stocks po ng sagawa. Tama. Opo. So, ang paraan ng pagbabawas ng stock piso is pull out at saka sales. Yes po. Tama? Okay. Which is lahat yan makikita sa history kung pinull out o kung binenta. Meron pong records. Okay, so for example, ang in-edit natin ngayon is 12. 12, nag-pull out tayo ng 6, sabay nakabenta tayo ng 5, may matitirang isa. Yes po. So kung yung actual na isa wala dito, maghahanap na tayo. Okay. Yes. Tama? Kasi naka-nanip ko lang dito. Yes. Kumbaga yung nasa system dito ngayon, ginagamit natin is nandito sa loob ng hirahan dapat. Okay. Tama? Tama? Yan yung isa natin nga. So yun o, cash out. Pagka may kailangan kang ilabas na pera. And then next naman natin, yung credit quantity.
credit quantity, for example, bumili sila ng mga piraso ng item. Diba, sabi mo nga sa inyo yung quantity slash. Search mo yung F4. Then, si Inko. Hantay mo siya. So yan, 5 yung quantity na. So pag click mo every quantity, lalabas siya sa taas. Enter mo lang. Lalabas siya. So kung saan, pag isa na lang pala kukunan ko, magiging isa siya. Yun yung edit quantity. Then next naman natin yung check price. So check price using barcode to. Wala nang main barcode. So ang pinakamalaga lang dito, yung X reading. So yun, nakakita yung X reading, no? So pag mag X reading ka na, open mo lang tong drawer. X reading ka. So basically this. And then next naman nun, pag click mo lang X reading, yung X reading natin siya yung shifting. Ay kung kayong dalawa lang dito, sa hapon na lang siguro bago kayo umuwi. Pero kung may mga shifting kayo, X read ka muna bago ka umalis kung nagkahera ka. Gets? Ngayon, ilalagay mo rito yung total cost. So kung ano yung makikita mo rito, ilalagay mo ulit sa denomination. Parang opening pa rin kanina. For example, nakakita ka ng 12,000. 12 pieces. So click mo lang sa white box para makita mo yung total. So pagka-click mo sa white box, nalabas yung total. So makikita mo may balance ka pa. Paano kung wala na? Short na sa inyo yan. Pag nag-negative na. Gets? So kailangan laging tama yung transaction natin. Ingatan nyo lagi. Double check nyo lagi. Kaya dapat, wag na wag kayong mag-short kasi malalaki yung item dito. Mahal. So, ingatan nyo lang. So, for example, nakakita ka pa ng 500 na ipit lang pala. Ilagay mo lang. And then, pulang pa ng 150. Click ka lang ulit sa white box. And then, after nun, kung tama na, wala ka na rin variance. Ipo-post mo na to. Pagka-post, demand plus ka lang. So, magpo-produce na siya ng print sales report. Ito siya. Wait lang natin. So, ito yung magiging report mo. That's reading. And then, okay ka lang. So, pag okay mo, lalabas yung would you like to say read. So, si say read, so kailangan yes or no mo yan. So, pag na-yes mo siya, totally closing na kayo. Yung wala lang susunod sa'yo, wala lang transaction, kinabukasan na. Para yung business date natin sa say read, mapalitan din yung business date natin sa POS. So, kailangan every end of the day or every end ship mo, X-read ka. Huwag mo kalimutan kung sino yung nagkakashare. And then kung sa totally closing na, kung wala naman kung shifting, sa, no, exceed ka pa rin kasi mendun yung sales mo. So kailangan, every gagamit ka ng POS, pag tapos ka na, kung aalis ka na, exceed mo siya. Kung totally closing ka na, would you like to Zayrid? Si Zayrid po kasi siya yung pinaka-closing mo ng POS. That day lang. So if ever na may yes mo to, hindi mo na siya magagamit. Kinabukasan na. So kailangan, in-know mo lang. That's it. Babalik ako sa office eh. Ito. As of today, see, after sinunturuan, yung payment na kay Alex na as it. Tapos, next, i-input nyo na lang ngayon yun, no, yung quantity. Ito yun. Okay. Ito yung i-ano na sa ano. Actually, may copy na rin ako nito eh. Mga trends na nasa akin yan. So, after i-input today, mamili sorry sa akin ko lang sa office. Okay? Tapos, ano ngayon? Wednesday, no? So pagka input niya today, tapos na, we call it a day na. Nilalak na nila. And then tomorrow, tutaw it sa north. And then, yung number ko, may number na sa akin na eh. Isisend ko sa inyo to Viber yung number namin. Yes po. And then para doon tayo mag-uusap. Okay. So for now, yun muna.
Ha? Ano sa office? Thank you. Thank you. Okay, meeting ha? Okay na, hello. Sa isang cashier. Apo. Okay. Yung pinapag-usapan today. Apo. And then, pero mag-meet pa rin tayo. Ikaw naman ka. So, sir, may concern lang po kasi kami. Sorry? May concern lang po kami. Yes. Concern lang po namin yung sa sahod po. Yes, ano? Sa salary po. Magkano po ba talaga yung training po naman? Actually, ang una kasi nang pag-usapan namin ni ma'am, no, for training. Pero binawi ko na sa gawin na mag-training. I-ano na, i-fix na natin sa minimum. Kapasabi mo si Ma'am Shin today, eh. Yes, po. And then, nasahuran na ba kayo last previous one, di ba? Hindi po. Okay. For that, kung ano yung napag-usapan namin, hindi na siya training rate. Fix na siya. Kailan? Mag-start siya, sir, ngayon. Actually, pinapakulit na sila sa akin last week, eh. Actually, pinapakulit. Hindi ba kayo nasa sahuran? Sir, nasahuran kami ng 5 days na cut-off po. Ang rate lang po is 397. Okay. I'll talk to them. Yes, po. Pero nasahuran na kayo the last time. Kasi ang napag-usapan kasi namin is ano yung training rate pa lang yun, fee. So ngayon sabi ko, wala na si, ano yun, wala na si Mamona. Si Mamona. Ngayon kausap ko si Shin. Today mag-usap din kami. Yes, po. Kung ano nasahuran sa inyo last time, apo. Sasabihin ko sa kanila na yung discrepancy no na sa training, apo. Gawin ko siya regular siya. Yes. So bali yung 1 to 15 sa regular na po yun. Yes. Mas, so may kulang pa sa inyo. May kulang pa. Apo. Kasi hindi ko lang kung tinayin cut-off eh. Ang 1 to 15. Tapos magkasaldo po kami ng pwede. At sa sardo sa mula, sige yung cut-off walang problema. Basta kung kailangan na ng, ano, ng payment, billing siya sa akin sa office. Apo. Kasi ano po, inabonuhan nila yan eh. Hindi pa kasi sila nagkukorek sa akin eh. Apo. Yun po kasi, ang concern po kasi talaga namin yung sahod po. Kasi po, wala mo po problema sa location, sir. Okay, yes. For that, lahat ng mga concern nyo sa kanila, let them know, may relate nila sa akin. Yes po. Okay, but for now, yun sa, ano, yung sa previous yung last time, ipapa-regular ko yan. Yes. Baka, kasi ang usapan kasi namin ulan ni Sir, ano, is yung training for few months muna. Apo. Basta ko, sige, bali, no, don't worry about that na. Yes. Sabi ko, i-re-regular ko na lang yan. Yes. Kung ano yung napag-usapan yung through your agency, sabi Apo. Ko. Hindi na siya training rate, sabi Apo. So yung discrepancy mo, ibabalik ko yan. Ha? Yes. So nothing to worry about that. Yes. Yung mga concern na ganito, small deal na sa akin, relate to me or sa ano, open title. Yes, okay? Thank you. Alright, sige. Thank sige you. Pa. Alex, okay? Yes, sige. Okay na, sir. Hindi po. So yun, no? After nun, so ulitin ko ulit, no? Every magagamit mo yung POS, kailangan mo makapag-X-reading. Apo. So yung pag-X-reading sa kanya, click mo lang to. Yes, yung XD din, tas lalabas to. So, lagay mo yung denomination ng pera mo dito. Okay. Okay na ba? Ay, hindi pa po. Lagi kang tali. So, kailangan lagi kong variance zero. Okay. So, pag after mo i-post yan, print mo yung denomination. So, yung print denomination, ito, print to. After nun, so, mag-print siya. So, mag-print na siya, di ba? Okay. And then, next naman nun, close mo lang siya. And then, kung totally closing na kayo, tsaka yung zero. Okay. So yun lang siya. Pinakamalaga, X-read, Z-read. Apo. X-read ka muna kung tapos na yung trabaho mo. And then Z-read ka kung totally closing na. Gets? Apo. Opo, ah. Sige, on-hand ko siya ngayon. Naku. Hindi, nag-gets. Joke lang. Madunin ba nung? Hindi naman kasi makapagod dito kasi kung pagkakas. Hindi kasi kami, wala po kami training dyan noon. Okay lang. Wait. Ngayon lang talaga. Okay lang. Basta meron lang kayong makuha na, for example, sa transaction, makuha nyo lang yun, tapos yun sa pag-input. Then, kapag may tanong naman, sir, may ito naman. Oo, meron tayong messenger. Buting nga. Message mo na ako, Harold J. Santos. Ilang gawin dito? Ilang po talaga ang apat. Apat kayo dito? Oo. Pero yung isa lang, yung isa, ano yun eh. Ay. Pero space yung isa.